Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung apat na taong dapat mong iwasan kung gusto mong maging successful sa buhay. So, dito sa magiging topic natin, ito yung apat na klase ng tao na dapat mong iwasan kung gusto mo talagang maging successful. Especially, family and friends. Okay, hindi ibig sabihin itatakwil mo sila. So, later on, i-explain ko yun sa inyo. Kapag nalampasan mo ito at kapag nagawa mo ito, mas madali kang magiging successful. Especially kung ikaw nagne-negosyo na, mas madali mo magagawang maging successful. Kasi ako mismo, hindi ako sinuportan ng aking family and friends. Hindi ako, walang sumuporta sa kanila, ni isa sa kanila. And marami pong nagsasabi sa kanila na itigil ko na eh. Yung ibang mga kaibigan ko, pinagtawanan ako noon. Hindi ko yung makakalimutan. Magulang ko, sinabi na itigil ko na to, magtrabaho na lang daw ako and whatsoever. Pero naniniwala kasi ako, katulad nga nung itinuturo ko na paulit-ulit na, no, bakit ako makikinig sa kanila, hindi naman sila naging successful. Even though they are my friends, even though they are my family, yes, mahal ko sila at inirerespeto ko sila, pero hindi sila yung tamang tao na dapat kong pakinggan dahil gusto kong umasenso. Makikinig ako sa mga taong umasenso, sa kanila ako magpapaturo, kasi yun yung gusto kong maging katulad. Napakasimple lang naman ang logic ko, kaya kahit anong sabi nila sa akin, hindi talaga ako naniniwala sa kanila. Okay? So, napaka-importante, no? So, number one na klase ng tao na dapat mong iwasan ay yung mga chismoso o chismosa. Sigurado ako na alam mo naman na kapag may mga kakilala ka or kaibigan na chismoso-chismosa or kamag-anak na chismoso or chismosa, kapag nakatalikod ka, siguradong ichinichismis ka rin yan sa iba. Eh, kasi ugali na nila yun eh. So, ako mismo ayaw na ayaw ko sa ganung tao. Hindi ko naman sila pinagsasalitaan ng masama or whatever. No, pag naririnig, nakakarinig ako ng mga chismis-chismis sa kanila, nakikinig na lang ako tapos hindi ako umiimik, hindi ako nakikipag-usap, and never akong nag-share sa kanila. Okay? Kasi alam ko na gagamitin niya yan sa ibang tao. No, even though minsan yung mga gantong chismosa-chismosa, hindi naman talaga nila goal na manira ng tao o i-chismis ng ibang tao, gusto lang nilang may topic sa kwentuhan. Yung mga ganong klaseng tao talaga, so hindi ako nakikipagkaibigan sa mga ganon. Even may mga kamag-anak, hindi ako nakikipag-close sa kanila. No? Ayaw ko sa mga ganong klase ng tao. Palagi mo itong tatandaan na yung mga taong successful, kung makakasama mo sila or makakakwentuhan mo sila, mapapansin mo sa mga usapan nila, madalas talaga pinag-uusapan nila ay paano mas lumaki yung success nila, paano mas malaki yung kitain, paano mas makatulong sa ibang tao, paano ma-achieve yung mga pangarap nila. Puro ganun. Puro positive yung pinag-uusapan nila. Yung mga unsuccessful na tao, yung mga hindi umaasenso sa buhay, ano yung madalas nilang pinag-uusapan? Kung gano'ng kahirap ang buhay, yung mga reklamo nila sa kung ano-ano, madalas nilang pag-usapan ay yung ibang tao. So, paano ka aasenso kung nasa ganun kang environment, di ba? So, yan yung dapat number one na iwasan mo, ay yung mga taong chismoso at chismosa kung gusto mong maging successful. Number two, yung mga inggitero o mga inggitera, kasi hihilahin kanyan pababa. No, ayaw ng mga inggitero at inggitera na nakakaangat ka sa kanila. Kaya mahilig sila manghila pababa. Kunwari, ito yung malupit, kunwari chini-cheer ka nila. Pero ang totoo, hinihintay lang nila na magkamali ka. At once na magkamali ka at time na bumagsak ka, that's the time na pagtatawanan ka nila, sisiraan ka nila sa iba, gagawin nila ang lahat para mahila ka nila pababa. So wag na wag kang mag-associate sa mga taong inggitero at inggitera. Number three na tao na dapat mong iwasan ay yung mga taong tamad. Well, napaka self-explanatory na nito kasi wala kang kahit na sinong successful na tao na makikilala na naging successful dahil tamad. Okay, walang ganun. Ang mahirap pagdating sa mga taong tamad kasi is pwede ka nilang mahila eh. Pwede ka nilang mahila, di ba, yung chill ka lang, YOLO, no, huwag mo masyadong seryosohin yung buhay, easy-easy ka lang, di ba? Minsan nanggagaling yan sa mga taong successful, yung mga salitang sinabi ko, pero dapat pakinggan mo kapag ibang sitwasyon na kasi yun eh, kapag ka ganun, kapag yung successful na tao ang nagsabi nun, pero kapag yung taong hindi successful, yung walang narating sa buhay ang nagsabi nun sa'yo, hindi siya maganda kasi ang mangyayari, pag ginawa mo kung ano yung sinasabi niya, magiging katulad ka niya. Kung ano yung meron siya sa buhay, ganun rin yung makukuha mo. Now, hindi naman ibig sabihin nito ay minamaliit ko or hindi ko intention na mangmaliit ng kahit na sinong tao kasi bakit ko gagawin yun? Tao lang din naman ako at nagkakamali. Ang gusto ko lang maintindihan mo ay kung bakit. Okay? Gusto ko lang maintindihan mo yung pinupunto ko, which is kapag katamad yan, madali kanyan makukuha, madali kanyan madadala kasi may kasabihan nga, di ba? Di bali ng tamad, at least hindi pagod. Na, alam niyo naman na joke yun. Pero iwasan mo yung mga tao na tamad para hindi ka nila madala at hindi mo sila magaya. And number four ay yung mga taong negatibo.
mag-isip. Para sa akin, ang pinakamalalang virus sa buong mundo ay hindi kung ano yung meron ngayong pandemya or kung ano man na experience natin ng mga virus, kundi yung negatibong pag-iisip. Paano ko nasabi? Gawin natin example yung pandemic, di ba yung COVID-19. Para ka mahawa, kailangan mong magkaroon ng interaction or kailangan mong mapadikit dun sa taong may sakit na ganun, di ba? Para ka mahawa, kailangan kanilang mahawakan, mahatchingan, di ba? Maubuhan or whatever para kanila mahawa. Pero pag sa negatibong pag-iisip, kahit hindi tayo nagkikita, kung ako negatibo, tapos nag-video call tayo, pwede na rin kitang gawing negatibo. No, ito yung malupit. Kapag ako halimbawa isang negatibong tao, tapos nag-Facebook live ako, kung ilan yung mga nanonood sa akin, pwede ko silang mahawa. Kahit hindi nyo ako nahahawakan, kahit hindi nyo ako nasasamahan, kung kahit hindi ko kayo nakikita, pwede ko kayong mahawahan. So kaya ko nasabi na yan ang pinakamalalang virus sa buong mundo, yung negatibong pag-iisip. Ang daling makahawa. Kayang humawa ng sandamakmak na tao nang sabay-sabay kahit hindi nagkakasama-sama. Diba? Tama naman, di ba? Napakahirap na ganun kasi mas powerful talaga yung negatibong pag-iisip kumpara sa positive. Mas madaling makahawa yun kasi parang ganito, meron ka halimbawa isang sako na magagandang kamatis. Lagyan mo lang yan ng isang bulok na kamatis. Isa lang. Isang bulok sa loob ng isang sako. Imagine mo kung gano'ng karami yun. Hundreds ng mga tomatoes o kamatis. Baka nga pwede pang thousands eh. Depende kung maliliit lang naman. Isa lang ang ilagay mo na bulok. After a couple of days, bulok na yan lahat. Imagine mo yun, isa lang. So, ganun ka-powerful yung negative na pag-isip. According nga daw sa, sa pag-aaral, ang katapat ng isang negative na tao ay 10 positive na tao. Imagine mo yun. So, napakahirap. Imagine mo kung palagi kang dumidikit at sumasama sa negatibong tao. Malamang sa malamang, kung ano yung mga negatibong pinagsasabi niya, yun din yung meron ka. Kung ano yung mga negatibong pinaniniwalaan niya, yun din ang pinaniniwalaan mo. Kung ano yung mga negatibong niyang pananaw sa buhay, yun din ang pananaw mo sa buhay. Okay? Ngayon, okay lang naman kung yun talaga kung masaya ka sa ganun eh. Pero ang nagiging problema is kung hindi nagiging maganda yung sitwasyon mo sa buhay. Diba? Kung hindi nagiging maganda yung resulta mo sa buhay, doon nagkakaroon ng problema. Yun ay dahil sa negatibo na tao na palagi mong kasama. Nahahawa ka niya eh. So ano-ano yung example ng mga negatibong tao? Puro reklamo. Puro sisi. No? Wala na silang ibang ginawa kundi magreklamo at mangsisi ng iba. Kumbaga, may kasabihan na sa lahat ng problema, merong solusyon. Sila yung kabaliktaran nun. Sa lahat ng solusyon, meron silang problema. So, ganyan yung mga negatibong tao. Ang mga tao, negatibong tao, usually mga miserable ang buhay nila. So, ang ginagawa nila ay gusto nila, meron silang kasama. May kasabihan nga na misery loves company. Kaya kung meron kayong mga makikita or makikilala na mga taong hilig mag-hate comments, ang hilig mag-bash, yung mga keyboard warriors. So, kung meron man dito sa YouTube channel ko, meron din mga keyboard warriors. Pero kukunti lang naman. Siguro sa paglaki natin dito sa Ethical Nation, kapag mas dumami na tayo, dadami rin yung mga keyboard warriors na yan. Pero kung mapapansin mo sa mga keyboard warriors na yan o sa mga negative na tao na yan, miserable sila eh. Ang lungkot ng buhay nila, kaya ginagawa nila yan, yung mga hate comments na yan, para mahila nila yung mga taong nasa taas pababa, para makasama nila. Kaya minsan, hindi na ako naiinis o nagagalit pagdating sa kanila. Naaawa na lang ako. Kasi nga, alam ko na miserable yung buhay nila. Kaya ang hilig nilang mag-hate, gusto nila may taong kasama sila. So, syempre, hindi nila aaminin yan. Syempre, i-depend nila yung sarili nila or whatever. Pero yun ang totoo. And that is also according rin sa psychology. Yung mga taong galit na galit sa mundo, palagi niyong tatandaan. No, isa sa mga natutunan ko rin kasi na-experience ko na hurting people hurt other people. Yung mga taong mahilig manakit, hindi lang physically kundi emotionally yung mga masakit magsalita, may malalakas magmura, yung talagang nananakit yung mga salita nila. No, may na-experience sila na hindi maganda sa buhay nila, na pinagdadaanan nila, na hindi nila mailabas, hindi nila alam kung paano ilabas. So sa ganung way nila inilalabas. They hurt other people. Ganyan rin yung ginagawa ko before. When I was nung high school kasi ako, so papaikliin ko na lang yung kwento kasi masyadong mahaba to. Na-heartbroken ako nung high school, third year high school, then hanggang 5 years kong dinala yun, yung sakit na yun. Galit na galit ako sa mundo, and actually isa yun sa mga motivation ko kung bakit gusto kong maging successful. Kasi gusto kong patunayan dun sa babae na nag-reject sa akin na mali yung decision niya, no? Na-aasenso ako, nagagawin ko lahat. So isa yun sa mga motivation ko before, hindi na ngayon, matagal nang nawala yun. So for 5 years na yun, daladala ko yung pain na yun, daladala ko yung galit. Mahilig ako makapanakit ng tao na hindi ko namamalayan. Hindi ako aware na nasasaktan na pala sila. Especially sa mga sinasabi ko, sa mga ginagawa ko, hindi ako aware, hindi ko alam. Nalaman ko lang yan nung natutunan ko itong sinasabi ko na hurting people hurt other people. So iwasan nyo, kaya iwasan nyo yung mga taong negatibo. Iwasan nyo yung mga tao na sobrang negative sa lahat ng bagay.
kasi mahahawa at mahahawa nila kayo. So I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. So question of the day, no, ilan dun sa mga apat na tao na yon, okay, ilan sa kanila yung madalas mong makasama? So i-comment mo diyan, no, kung apat yung apat na ganung klaseng tao eh madalas mong makasama, i-comment mo diyan na apat, no, kung tatlo i-comment mo na tatlo. So ngayon alam mo na, na dapat mo silang iwasan or bawasan yung oras ng pakikipag-usap sa kanila. Okay, so kung marami kang natutunan dito sa video na ito, make sure na i-share mo to sa iba and i-like mo siya para malaman ko kung aling mga videos din, kapag nagla-like kayo sa mga videos ko, nalalaman ko kung aling mga videos pa yung gagawin ko. Okay, na nagugustuhan nyo. And make sure apply nyo ko agad kung ano yung mga natutunan nyo. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo for as low as 2,000 pesos. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!